we continue to the second part of the service, no? Which is the Word of God na to be dadadali ng ating Pastor Oscar. May nakita akong kwento doon sa ano. Naikwento lang din sa akin, this word sharing. So, may isa daw member daw na nagsabi na sa kanyang pastor na, Tay, oh, pastor, kuya, sa susunod na Sunday, hindi na ako maka-attend. So, sino ba namang pastor, sino ba nang hindi tatay ang magugulat dyan? Hindi na daw mag-a-attend, nagpaalam pa. Hindi na ako mag-a-attend. So, bakit? Bakit naman, anak? Bakit daw? So, ganito kasi yun. Ay, ang dami-dami kasing ano, dami kasi nai-istobo ako. Si ganito, laging nagtitext, nagsiselfone, eh, ang ingay-ingay nung nasa likod ko, si ano naman, labas ng labas. Selfie, pasok. Wala akong sinabi pangalan, ha? Basta, ang daming ano, hindi ako makapalinig, hindi ako makaanong, ang daming may ingay sa paligid. Daming may natutulog yun, tama yun. Si ano, natutulog. Parang walang nakikinig, parang ano, hindi ako, parang walang ano, walang church. Hindi daw niya nakikita yung ano, walang nakikinig daw. So, ganito, sabi ni tatay, ah, ganun. Sige. Well, okay, sige, pero bago mo gawin yan, may papagawa muna ako sa'yo. Kumuha ka ng isang basong tubig, punuin mo yung isang baso, tapos umikot ka ng tatlong beses sa buong simbahan bago mo gawin yan. Sige, gagawin ko kasi kahit paano, maano naman siya, masulubin naman siya. So ayun, ganun ginawa niya. Umikot siya ng tatlong beses, ganun. Sabi niya, bawal kang maano ha. Pag may, sikapin mo na walang matapon dyan sa baso. So tatlong beses kang iikot ha. So ayun, umikot siya, binatay niya yung baso niya. Ikot siya ng tatlong beses, nakaisa. Tapos, oops. Oh, sige, walang nahulog. Medyo muntik na nahulog, pangalawa. Tapos, pangatlo, ayun, nakompleto na niya. Sabi niya, oh, Tay, Pastor, ito na. Wala ko na itakpo, nakompleto ko, naikot ko ng tatlong beses yung simbahan. So, tanong ng Pastor, sa pag-iikot mo, nakikita mo pa ba yung mga nagsiselfone? Sa pag-iikot mo, nakikita mo pa ba yung mga, naririnig mo pa ba yung nagkukwentuhan sa likod mo? Sabi niya, hindi. Eh, yung natutulog, nakikita mo pa ba kung gaano sila katagal natulog? Kung gaano sila kadaling nakatulog? Sabi niya, hindi. Kasi binantayan ko yung baso, baka matapon. Ganun. So, ganun din sa atin. This points on the focus. So, ang paglilingkod mo, ang pagpupunta mo dito sa simbahan is not about the others. It is about your focus and your attention to the Lord only. So, kung pupunta ka dito, hindi mo titingnan yung katabi mo, kung ano na bang ginagawa niya, hindi mo pakikinggan yung nagkwentuhan sa likod mo, hindi mo napapansinin niyang natutulog, wala ka nang pakialam doon sa halayaan mo siyang labas ng labas dyan. Basta, ang focus mo ay sa iyo at kay Lord. So, stay focused kapatid, no? Because, ang kaaway, andyan lang yan sa tabi, hindi yan nawawala. Lalo na ngayon, na nagsisimba ka, ay double time din siya. So, focus your attention, put your hearts and minds into the presence of our Lord dahil ang pagsimba natin ay hindi para sa iba kundi para kay Diyos, para sa ating Panginoon. Amen. So, amen. 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 So, I believe lahat po ay ready na makapakinig sa ating buhay na salita ng Diyos. Amen. So, sa walang patumpik-tumpik pa, Pastor Oscar, the floor is yours. Hi. 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 H
Praise God. Hallelujah. Parang si Mama. Walang basketball tayo, ha? Praise the Lord. Hallelujah. Inumpisa ni ate sa magkwento, kwentuhan ko rin. Meron akong kwento. Hindi, ayaw ko sana magkwento eh. Una, ako ay nagpapasalamat sa Panginoon at binabati ko po ang aking ang mga minamahal ko kapatid dyan sa Pilipinas at sa pamilya po ni Kuya Bong sa Amerika. At of course, nandito po sa atin ang aking mga minamahal na mga guwapo at magandang babae ng mga anak ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, mga kapatid, nagsimula ng kwento si Ate Cha. Sabi ko, magkwento din ako. Mayroong, mayroong crocodile farm. Tapos, mayroong mga turista na pupunta dyan sa crocodile farm na yan. At mayroong malaking bangka, no? Doon na, kung saan na sinasakay ang mga turista. Makinig kayo para alam niyo yung kwento. Makinig kayo para alam niyo yung kwento. Baka mamaya, hindi niyo na nag-get yung kwento. Okay. Ngayon, doon sa nasa kalagitnaan po sila ng lake na kung saan nakapaikot maraming mga crocodile. Sabi ng may-ari ng farm, sabi niya, ang sino man lumundag at tumawid papunta sa Pangpang, pag nakasurvive, bibigyan ko ng $1,000,000. Ngayon, mayroong mag-asawa kasi, no? Tinulak ngayon ng asawa niya. Yung husband niya. Tinulak ngayon ng asawa niya, yung husband niya. Hanggang siyempre, takot na takot yung husband niya. Nag-swim siya hanggang makarating doon. Ang dyan yung daming mga buhaya, no? Ng mga crocodile na umabot sa kanya. So, nung palakpakan niya ang lahat, no? Dahil natanggap nila yung kwan. Nakatanggap yung kuan ng prize na $1,000,000. Ngayon sikat yung tao ngayon, tapos mayroong nag-dare sa kanya na may mataas na building. Sabi niya, may mataas ako na building, pag lumundag ka at nakasurvive ka, bibigyan kita ng $2,000,000. Sabi ng husband, sabi niya, akala mo sinadya ko yung paglundag? Sabi niya, tinulak lang ako ng asawa ko. $1,000,000 pa naman. No? Tayo ba ay mga anak ng Diyos na naglilingkod sa Kanya? Amen! Tayo ba ay tinulak lang para maglingkod sa Kanya? Amen. Ha? No, amen. But the price that we will get, no, sa ating paglilingkod sa Panginoon is more than $1,000,000. Amen! Ha? Nais ng Panginoon na ang lahat ng mga anak niya ay maglilingkod sa Kanya. Hindi lang taga-upo dyan. Dahil ako noon, nung ako ay nakakilala sa Panginoon, kontento na ako mag-uupo lang, makinig ng salita ng Panginoon. No? But you know, may plano ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang tinawag ng Panginoon ay hindi lamang ang mga 12 disciples. No? Lahat po tayo, sinabi ni Jesus Christ sa mga disciples, pumayo kayo, pumunta kayo sa buong mundo. No? Sabi niya, gumawa kayo ng disciples. Make disciples in all nations. No? Yun ang utos. We are under the Great Commission. Tayo lahat. Akala natin, para lang sa mga pastor, para lang sa mga elder, para lang sa mga bishop. No? Para sa atin ang utos ng Panginoon sa Matthew chapter 28. Ang topic ng Panginoon na kanyang ibigay sa atin sa araw na ito ay tungkol sa kahinaan. Itong sinabi dito, God has chosen the weak. Pinipili ng Diyos ang mahihina. No? Maaring sinasabi natin mga kapatid. Bago tayo pumasok sa ating basahin muna natin ang teksto. Dalawa yan. First Corinthians chapter 1 verse 26 to 29 sinabi dito sa English.
Brothers and sisters, think of what you were when you were called. Not many of you were wise by human standards. Not many were influential. Not many were of noble birth. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. God chose the lowly things of this world and the despised things and the things that are not to nullify the things that are, so that no one may boast before Him. Para maunawaan natin, nag-translate ako ng Tagalog. Kinuha ko, basahin natin sa Tagalog para kasi, mas malinaw sa Tagalog. Sabi nga dito, ni Pablo, mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan noong kayo'y tawagin ng Diyos. Oh, tayo lahat yan. No? Alalahanin natin ano ang katayuan natin noong tinawag tayo ng Diyos. No? Sinong naniwala dito na siya'y tinawag ng Diyos? Amen. Lahat tayo'y tinawag ng Diyos, di ba? Amen. Hindi naman tayo tinawag ng Diablo. Ang tinawag ng Diablo, wala dito. Di ba? So, ilan lamang sa inyo ang matatawag na marurunong? Ilan lamang sa inyo ang matatawag na marurunong? Makapangyarihan, makapangyarihan at maharlika, yung sinasabing nobles, no? Sa paningin ng tao, no? So, subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan, no? Upang hiyain ang marurunong. O, diba, sinasabi ng Panginoon na ang katalinuhan ng tao is kamangmangan lamang sa Diyos. Diba? So, at pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga pagkaraniwang tao, mga hampas lupa, at mga mahihina sa sanlibutan ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. Kaya, walang sino man ang makapagmalaki sa harap ng Diyos. Tayo ay yumuko, ipikit natin ang ating mga mata, tayo manalangin. Oh, hallelujah. We bless your name, O God. We worship you, Lord. Lord, purihin ang pangalan mo, O God. Father, we ask you, O God, Lord, with the presence of the Holy Spirit, to Lord, to minister unto us tonight, Lord. Lord, let your words be heard by your people, O God. And tinataas ko, Panginoon, ang outline na ito, Panginoon, na kung saan, Lord, mayroon kang gustong ipapakita sa bawat isa sa amin. God, I am nothing, O God. It is not by might or by my power, but it is by the Spirit, O God. Father, I rely in you, O God, that you will open my lips and speak thy words with clarity, O God, that it will penetrate the hearts of your people, O God. Thank you so much, God, in the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. The purpose of this sermon is that believers will realize that God can use them if they will be filled with the Holy Spirit and commit themselves in the purposes, and that they will be filled with the Holy Spirit's empowerment for God's work. Okay. Mga kapatid, sino ba sa inyo ang nais ma-empower ng Panginoon? Amen. Being a Christian, being a worker of the Lord, we need empowerment. Sa paglilingkod sa Panginoon, hindi natin ito makukuha sa sarili nating lakas, hindi natin ito makukuha sa sarili nating talino, ang ating mga ginagawa para sa Panginoon. We need the empowerment of the Lord. No, we need the empowerment of the Lord. That's why the text that came into my heart at sinabi ko sa Panginoon, i-reveal mo, Panginoon, kung anong mensahe mo, ito yung pinakita niya sa akin. Kasi, mga kapatid, maraming mga hesitation sa atin minsan sa paglilingkod natin.
kung bakit hindi at mayroon tayong parang hindi tayo makapa-move forward na maglingkod sa Panginoon. Bakit? Niisip natin tayo ay mahina. Kulang sa kalaman, di ba? Hindi karapat-dapat. No, yung binabanggit ni Pablo dito, di ba? Malinaw, no? Hindi tinaw sa panahon ni Jesus Christ. Sinong mga tinawag ni Jesus Christ na mga maglingkod sa kanya? Mga mayayaman ba? Mga hari ba? No? O mga bihasa doon sa templo? Yun ba ang mga tinawag niya? Sa panahon natin, sinabi dito, tinawag ni pinili. Sabi, kadalasan nakatuon tayo sa ating mga kahinaan, mga kapatid. No? Tinitingnan natin, mahina tayo, wala tayong kakayanan. No? Next na, doon tayo. Totoo, mga kapatid, sa sarili natin. Sa sarili natin, pumapasok na, ay, mahina lang ko, makasalanan ako. No? Andyan yung minsan yung dikta ng Diablo, inject ng Diablo, na hindi ka karapat-dapat, no? Dahil sa kasalanan mo, no? Dahil sa mga bagay na meron ka. Pero titingnan natin mamaya kung sino yung mga taong mga ginawit na mga tinawag ng Diyos na mightily ginamit niya. No? Mamaya makikita natin at i-compare natin sarili natin sa kanila. No? Ito din po mga kapatid ay totoo sa iglesia, no? Sana yan. May mga ano. Totoo po isa na sa nakikita natin na ang ating simbahan ay mahina. Di ba? Minsan tinitingnan natin na parang mahina lang yung ating church, ang ating simbahan, no? At parang hindi ganong mahalaga. Kaya hindi natin nagagawang mag-minister sa ating mga komunidad. Diba? But now, I'm thanking God that we have the active evangelization of the lost doon sa ginawa nating program na basketball fellowship. Later on, we will sit down. We have to have a meeting kung paano magiging more effective, no, ang ating ginawa noon. Kasi kailangan marami na tayong ma-attend dito ng mga basketball player, ano? Ilan lang yung sumama sa atin dito eh, no? Na mga naglalaro doon sa Iceland, no? Kasi mayroon ba dito ngayon? Sino ba dyan ang mga nagbabasketball na nandito na ngayon? So, we need to study how we can be more effective in our evangelization, no? Kapatid, so, dapat nating tandaan na pinili ng Diyos ang mahina upang matutupad ang kanyang kalooban. No, dapat nating tandaan ito. Tingnan natin. Ang Biblia ay puno ng mga biblical principles. No, the Bible is full of examples of divine principles na kung saan ang mga mahina ay makita natin ginamit ng Diyos. Ito, alam natin na ang bansang Israel, they are called what? Chosen people. They are pinili ng Diyos. Bayan na pinili ng Diyos. Diba? Ngayon, basahin natin ang sinabi dito sa Deuteronomy. Sinabi dito, "For thou art an holy people, unto the people unto the Lord thy God. The Lord thy God hath chosen thee to be a special people unto himself above all people that are upon the face of the earth. The Lord did not set his love upon you nor choose you because you were more in numbers than any people." O ano yung ibig sabihin? Hindi niya pinili ang Israel, no? Hindi naging base yan ng Panginoon na piliin ang Israel dahil marami sila.
malaki ang population nila. No? Hindi niya pinili. Yan ang binanggit niya dito. Oh. Tapos anong ang sumunod? For ye were the fewest of all people. Oh. But because the Lord love you. Amen. Amen. Dahil mahal kayo ng Panginoon, kaya kayo pinili. Amen. Dahil mahal tayo ng Panginoon, kaya tayo pinili, mga kapatid. Amen. 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 Oh, pinili niya tayo dahil mahal niya tayo. 'Di ba? Oh. And because but because the Lord love you and because he would keep the oath which he had sworn unto your fathers, no? Had the Lord brought you out with a mighty hand and redeem you out of the house of bondmen. Tinutukoy niya dito yung Egypt, no? From the hand of Pharaoh, king of Egypt. Know therefore that the Lord thy God, he is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love him and keep his commandments to a thousand generations, and repayeth them that hate him to their face, to destroy them. He will not be slack to him that hateth him. He will repay him to his face. Ma? So, mga kapatid, ang Israel, may covenant ang Lord kay Abraham. Diba? So, may covenant ang Lord kay Abraham, kaya ang Panginoon, tinutupad niya ang covenant niya doon kay Abraham. Diba? So, pinili ng Diyos. Kung titingnan natin, napakaliit na bansa ngayon. Geographically, yung bansa na yun ngayon. Pero, makita natin, pinakamalakas. In terms of armament, warfare armament, advance ang technology nila. No, advance ang technology nila. Ang disyerto, ginawa nilang prosperous na nagiging agriculture. Imagine, ang ibang bansa, doon pa kumukuha ng technology pagdating sa farming sa Israel. Napakaliit na bansa, pero napakayaman. Wala silang oil, no? You know that is because God is blessing Israel. No, ang pangako ng Panginoon sa Israel, I will bless those who bless Israel. No? And I will curse those who curse you, sabi niya. No? Sinabi niya doon sa pangako niya yon kay Abraham. No? Kaya kita mo ito. Now, kaibigan na sila ngayon. Pero hindi natin makikita. No? So, mga kapatid, tayo ay mga spiritual na mga Israelita. Huwag natin isang pagkwinto sa labas, ha? Huwag natin kwinto dyan, okay? Spiritual. No? Amen? Okay. So, unang sabi nga dito, mula sa maraming mga dakilang imperyong mga nasyon nung panahon na yon, mas pinili ng Diyos ang bansang Israel. Okay. Pangalawa, pinili ng Diyos si David, ang pinakamababa sa mga anak ni Jesse upang maging hari ng Israel. Ayan, no? Makita natin anong trabaho ni David nung siya ay maliit pa. Siya ay shepherd, tag-alaga ng mga tupa, ng mga hayop, no? Yan ang utos ng kanyang tatay, ikaw, tag-alaga ka lang, you are shepherd, no? O anong tao, bado ka lang, no? Mga biduin ka lang, biduin. O yung trabaho ng biduin, nag-alaga, no? Tagabantay ng mga tupa, mga baka, mga camel, no? Yan ang binabantayan ni, ng
ni David, no, na hindi atakihin ng mga leon. Di ba? Nakipag-away nga siya sa leon. Nilulupig niya yung leon. No? Si David, doon siya natuto eh. No? Kaya nung dumating na siya ay nakipaglaban kay Goliath, hindi siya takot kasi leon niya na naging nalupig niya, di ba? So, he knows, David, that sa kanyang buhay, kasama niya ang Diyos. Diba? We can do all things if God is with us. Amen? Amen? Amen. Kung sasama natin ng Diyos, nothing is too hard. No, basahin natin ang sinabi ni Samuel. Sa 1 Samuel verse 16, chapter 16, verse 11 to 13, at ito sinabi niya. At sinabi na Samuel kay Isay, narito ba ang iyong lahat na anak? At kanyang sinabi, natira pa ang bunso. At narito siya ay nag-alaga sa mga tupa. At sinabi ni Samuel kay Isay, ipasundo mo siya sapagkat hindi tayo uupo hanggang siya ay dumating. Ibig sabihin, nakatayo lang sila. Siya ay nagsugo at sinundo siya roon. Siya nga ay may mapulang pisngi, may magandang bikas, at mabuting anyo. Ibig sabihin, napakagwapo nitong si David. At, sino kaya ang kaanyo niya dito? At, sinabi ng Panginoon, tumindig ka, pahiran mo siya ng langis. Sapagkat ito nga, no? Verse 13, nang magkagayoy, kinuha ni Samuel ang sungay ng langis. At pinahiran siya sa gitna ng kanyang mga kapatid. At ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyariang suma kay David mula sa araw na iyon hanggang sa haharapin. Gayon, bumangon si Samuel at napasarama. No, sabi sa kanya, naubos yung kanyang mga ari-arian, naging bankrupt. Nagkaroon pa siya ng sakit sa katawan. Leprosy ba yun? No? Matindi yung nangyari sa kanya. Okay, ni si Hope. Si John D. Baptist. Anong kinain niya? Mga bugs. Kinain niya. Si Peter, ano yung kasalanan ni Peter? Binanggit kanina? Si Peter dinenay niya Jesus Christ. Diba? The disciples. Anong kahinaan ng mga disciples? Dahil sabi ng Panginoon, sabi niya, Can you pray with me? Kasi malapit na sa uli yun eh. Ang Panginoon eh. Can you pray together with me? The Spirit, sabi niya, the Spirit is willing, but the flesh is weak. Yun. Si Martha naman, he worried about everything. Worrier. No. Si Mary Magdalene naman, he was a demon possessed. No. The Samaritan woman naman, he's a divorce more than once. No. Si Zacchaeus, sino ba dito ang Zacchaeus? Wala ba dito yung Zacchaeus natin? Huwag natin tingnan na maliit lang tayo, hindi tayo pwede gamitin ng Panginoon kasi maliit lang tayo. Eh mayroong tinatawag na small but terrible, di ba? Small but anointed. Nakita ba natin yung walang makaharap kung maglingkod tayo sa Panginoon? Mayroong makikita tayo sa YouTube yung walang kamay na preacher. Nakalimutan ko ang pangalan. Walang kamay, walang paa. Ha? May paa niya. Maliit ang paa niya. Maliit yung paa niya. Maliit. Maliit din yung paa niya. At walang kamay. Nakapag-asawa, nakapag-friends. Ginagamit ng Panginoon. Kita mo? Inborn. Tayo kumpleto! Mga kapatid, kumpleto ang ating katawan. Bakit hindi tayo nakagamit sa Panginoon? No? Kung may mga kapansanan niya, nagpapagamit sa Panginoon, ginagamit ng Panginoon. Tayo, pag sa paglilingkod sa Panginoon, dami nating alibay. Daming harang, no?
sakit ng katawan, antok ako. Ano pa yung mga maraming alibay? Sakit yung legs ko, nag-basketball. Basketball. Sakit legs ko. Tinamaan ako doon. Pastor, sinigaw yung straight. Kaya sinabihan ko si Ate Cha. Sabi ko, ikaw muna. Sabi ni Bibs, tayo, pag tumayo ka dyan, di mo maramdaman na masakit yung paa mo. Amen. Maraming salamat sa mga kapatid na nagmamahal. No? Sa inyo kami kumuha ng kalakasan. No? Ngayon, ito na. Pasok na tayo dito. Mga kapatid, hindi ang anong sinasabi sa John chapter 15:16? You did not choose me, but I choose you and appointed you so that you might go and bear fruit, fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. Hindi daw tayo ang pumili. No? Ang Panginoon ang pumili sa atin. Amen. No? Upang tayo ay mamunga. Ang bungang ito ay mananatili. At kung ano man daw ang ating hihingin sa pangalan niya, ibibigay ng Ama. Diba? Yung hihingin na mga naaayon sa kanyang kalooban. Baka mamaya, Lord, may ganun bagay na hindi pala ayon sa kanyang kalooban. Hindi niya bibigay yun. Okay, next. Anong susunod natin? Dapat tayo magalak, mga kapatid. No? Dapat tayo magalak na ipinangako ng Diyos sa atin ang kanyang kapangyarihan. Ito na yung sinasabi ko kanina. Na upang magiging kagamit-gamit tayo sa Panginoon, may pinangako ang Panginoon sa atin na kung anong gagawin niya. Una, ang pangako niya doon sa Acts chapter 1 verse 8, basahin natin, datapwat tanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. No? At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-huliang hangganan ng lupa. Ito po ang pinangako ng Panginoon sa mga disciples. Sabi ng Panginoon sa mga disciples, wait for me in Jerusalem. No? Kaya ang ginawa ng mga disciples at that time, sila po ay pumunta doon sa upper room. Doon sila nag-pray, doon sila nagpupuri sa Panginoon, at dumating yung panahon na kung saan bumaba sa kanila habang sila ay nasa gitna ng kanilang gawain. Bumaba ang banal na espiritu at sila pinuspos ng banal na espiritu. In-empowered sila. No? Nagkaroon ng Holy Spirit empowerment. No? Nagkaroon ng empowerment through the power of the Holy Spirit. In-enable sila. Pag tumayo ka dito sa pulpit to be a song leader or a preacher without the movement of the Holy Spirit, without the guidance of the Holy Spirit, it's very hard, mga kapatid. Amen. When we stand in the pulpit, there is the Holy Spirit is helping us. The Holy Spirit is enabling us. As sabi nga ni Zechariah chapter 4 verse 6, it is not by might or by my power or by power, but by the Spirit of God, says the Lord. Amen. No? We are not relying on our own head knowledge. Amen. No? We are relying upon the works of the Holy Spirit in our lives. So, basahin natin 1 Corinthians chapter 12, verse 7 to 10. To each is given the manifestation of the Spirit. Meron ibibigay na yung gift or regalo ng banal na Espiritu. Actually, that is 7, no? Or 9. Basahin lang natin dito yung sa 7 and 10. Hindi, balik muna na.
To it is given the manifestation of the Spirit for the common good. Verse 8. For to one is given through the Spirit the utterance of wisdom, and to another utterance of knowledge according to the same Spirit. Verse 9. To another faith by the same Spirit. To another gifts of healing by one Spirit. To another workings of miracles. Another prophecy, to another the ability to distinguish between spirit, to another various kind of tongues, yung speaking in tongues, to another interpretation of the tongues. Next. Na, okay, dito po, hindi natin tatalakayin. It's about the Holy Spirit na po anong binibigay sa atin. Number one, sa sunod, talakayin natin itong fruits of the Holy Spirit, which is binabanggit sa Galatians chapter 5, verse 22 and 23, which is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Now, dito po tayo sa gifts of the Holy Spirit. No, hindi ko tatalakayin ito na sa isa. So, maybe sa sunod po, balik mo muna. Yung gifts of the Holy Spirit is wisdom, knowledge, faith, healing, miraculous powers, prophecy, distinguishing between spirit, speaking in tongues, and interpretation of tongues. And next, na, ito po yung gifts of the Holy Spirit. Nakategorize po sa tatlo, gifts of knowing. Ang gifts of knowing, ito yung word of wisdom. Word of wisdom, no? Word of knowledge and discerning of spirit. Yung word of wisdom. You know, sa counseling, mga kapatid, when you counsel somebody, you need word of wisdom. Like the wisdom of Solomon. No? Solomonic wisdom, which came from God. No, it is not, hindi ito nakukuha sa pag-aaral, no? Ito po ay galing sa from above. It came from above. Si Solomon ba nag-aral para makuha niya yung Solomonic wisdom? No. It is the empowerment of the Spirit of God. No? And then words of knowledge and discerning, yung discerning spirit. Itong discerning spirit, mga kapatid, yung gift na ito na ibibigay ng Panginoon sa atin when we are empowered by the Holy Spirit, ito yung the ability to discern what is the spirit of that guy, of that person. Mayroong evil spirit. Mayroong tinatawag na yung good spirit, which is the Holy Spirit. Diba? So, kapag siguro naranasan ninyo to being born again Christians, na kapag may na-meet kayo na isang tao, bago pa lang nyo nakita, na di-discern mo sa isip mo, siguro born again ito. Diba? Siguro born again ito. Kasi meron kang discernment. No? Gift of discernment po anong espiritu niya. No? Pag may gift of discernment ka, alam mo na itong taong ito baka may masamang espiritu na sumasama sa kanya. Malaman mo rin because of the gift of discernment na binigay sa inyo ng Lord. Parang itong taong ito may demon possess, may talisman ito. Diba? Ito may dala-dalang power na galing sa black ano yung mga sorcery, ba? Talisman. No? Ito ay ang espiritu nito, ibang espiritu nito. No? Spirit ng kalaswaan. You know, you can discern even hindi siya magsasalita. Ha? Huh? So itong faith, sinasabi, gifts of doing. Yung gifts of doing, working of miracles. Na yung
Actually, yung nangyari ito sa mga disciples, and even sa panahon natin ngayon, but we, a lot of Christians are not practicing. Yung when you, kasi binanggit niya, when you leave your hand to the sick, they will be healed. No, yung paglilihan. Ako, may ilang beses na ako, pinikwento ko, yung may sakit, binigyan ng kapahingaan ng Panginoon. Kaya marami na nga, naba? No? Yung mamamatay na, sabi ng nurse namin, sabi ng nurse namin, Brad, eh 1 week pa lang ako noon na dumadalo ng kwan, ng gawain sa Bernagin. Ay, Bernagin ka, di ba? Sabi niya, si ano, may pasyente tayo, kababayan natin, iyak ng iyak, baka pwede mo ipag-pray para magpahinga. Eh talaga, nung pinag-pray ko, hindi ako marunong, Lord, bahala ka, gamutin mo. Ayun lang ang kwadyo. Lord, gamutin mo, tanggalin mo sakit ng kababayan ko. Ayun lang, short prayer. Kinabukasan sabi ng head nurse namin. Ay, Brad, answer prayer. Answer prayer, yung pinagpe-pray mo. Sabi ko, bakit? Talaga, sabi ko, gumaling. Hindi, nagpahinga na siya. Ha? Nagpahinga, ano paano nagpahinga? Hindi na, wala nang hininga eh. Ano nagpahinga na? Kaya nung pinito ko yun, huwag ka na daw mag-pray sa akin para mga kapatid. Ano lang yun. Ang time talaga ng tao na siya ay kunin ni Lord, kukunin yun. No? Hindi lahat ng pinagpe-pray ay gusto. Ang kalooban ng Panginoon ay humaba pa yung kanyang pagtitiis sa pag-iiyak ng pag-ano ang tawag yan? Yung kanyang sakit, pagtitiis sa kanyang sakit. Di ba? So, we have the gifts of healing. Balik muna. Works of the worker. When you evangelize, when you share the word of God, ito ay gifts of the wing. Under nakakapaloob po to sa gifts of the wing, no? Yung nagsi-share ka sa mga lost soul, no? You have to acknowledge that it is not because you are magaling, no, magsalita, mag-share, but because of the power of the Holy Spirit that is in you. Works of power. Ito na. Ang gifts of speaking in tongues. Gift of speaking in tongues. So, siguro narinig na ninyo to, no, na minsan pagdating ng nagkaroon po tayo ng praise and worship, mayroong nagsasalita ng ibang wika, no? Sino nakakarinig? Sino po, tatanong ko, sino po dito ang nakapag-speaking in tongue na? Ati Johnny, Pastor, sino pa? Okay. Yung pag-speaking in tongue, hindi sinasadya ng tao yun. When the Holy Spirit come, at tayo po ay na-infilled na, napuspos tayo ng Holy Spirit, minsan, hindi natin talaga maiwasan na mag-speak tayo ng tongues. No? But that tongue should have what? Interpretation. So, mayroong isa na may binigyan ng gift to interpret that tongue. No? Otherwise, yung pag-speak ng tongue niya magiging useless. Pero, kahit walang nag-interpret ng tongues, pwede ka mag-tongues sa sarili mo lang. Kasi when you speak in tongue, your spirit is speaking to the Spirit of God. Amen? Pag nag-pray ka, hindi mo alam ipag-pray mo, Lord, I don't know what to pray. Diba? But, binanggit, meron tayong Bible verse na yan sa prayer, diba? For we don't know what to pray. But the, anong sabi Ate Johanny? The Holy Spirit help us with groaning. No? Ganun yun. So, ito yung nangyari doon sa 12 disciples doon sa Day of Pentecost. Nagsalita sila ng ibang wika. No? Ibang wika na mga
yung speak nag during the na nag-speak in tongues sila, merong mga merong angelic speaking in tongues. Pero tawag dalawa yan ha. Merong angelic speaking in tongues. Merong ang pangalawa yung speaking in tongues which is a real language of other nation. Kaya nung panahon na yon, na kung saan nag-speaking in tongues yung mga disciples, si Peter, no, at yung mga kasama niyang disciples, hindi sila Arabo, pero nakapagsalita sila in Arabic. No? Iba doon, nagsasalita ng Grego na hindi naman sila Grego. No? At kung ano pa yung mga nasyon na nandoon. No? Kaya ang noong una, akala nila lasing. Ay, mga lasing ito kasi tanghaling tapat, no? Hindi gabi. No, maaga pa, lasing na. Pero hindi nila alam na they are, ano, napuspos sila ng banal na espiritu. No? Yung manifestation ng tayo po ay napuspos ng banal na espiritu, maraming manifestation na nakikita sa isang mananampalataya. But ito lang, mga kapatid. Banggitin ko muna itong prophecy. You will have also the gift of prophecy. No? Pero binanggit dito, hindi lahat yan ay maibigay sa isang tao. Merong, kaya binanggit dun na merong word, pinagkalooban ng word of wisdom, merong pinagkalooban ng word of knowledge, merong pinagkalooban ng discerning spirit nun sa binasa natin kanina. Merong pinagkalooban how to in speaking in tongues, merong pinagkalooban the interpretation of speaking in tongues, and merong pinagkalooban ng gift of prophecy. Ha? Pero ang bata, pag ikaw ay may bata na kapag ito ay ang batang ito painumin mo ng gatas, kung ayaw talaga niya na uminom ng gatas, ay hindi mo mapainom ng gatas. No? So, sabi nga ng pagsasunod, sabi ni Paul, sabi niya, dapat tayo lahat ay makaranas ng ganito. Because the mighty men of God in the book of Acts, nakaranas ng mga ito bago sila ginamit. Si Paul, nilihan yun doon sa Damascus. No? Nilihan siya doon. Nabulag siya muna. Binulag muna ng Panginoon, parang tayo din. Kailangan muna bulagin. No? Kailangan muna bulagin tayo. Pag nahil na tayo at namulat, doon. Makita natin kung anong mightily ginamit ng Panginoon, si Pablo. So, skip muna tayo dito. Tapos na tayo dito. Hindi ko pwedeng isa-isahin na lahat yan. Ano ang magagawa ng Diyos upang magamit ang mga mahina? Okay. By giving His name. Lima lang naman yan. Tapos na tayo. Una, by giving them His name. In John chapter 14 verse 13. At sinabi ni Jesus Christ dito. At ang anumang inyong hingin sa aking pangalan ay yaon aking gagawin upang ang Ama ay lumuwalhati sa anak. Acts chapter 3 verse 6. No? Then Peter said, silver or gold I do not have, but what I do have, I give you in the name of Jesus Christ of Nazareth. There is power, mga kapatid. Mayroong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus Christ. Amen. Every knee will bow. Every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Makapangyarihan ang pangalan ng Panginoong Jesus. No? Ito yung magiging ang pwedeng magagawa ng Diyos, binigay niya ang pangalan, no, ng Panginoon to empower us. Ayan, empowerment yan, no? Si Peter at saka si John, di ba? Yung lumapit sa kanila na lumpo, nagpapalimos dun sa ano ng templo. Ano sinabi? Siguro ng abuloy yun. Pero ang sabi ni Peter, wala akong ginto. Wala akong silver. Pero mayroon ako.
Sa pangalan ni Jesus, sabi niya, walk, tumayo ka. At yung bali niya, yung lumpo na yun. No? Number two, by empowering them, His Spirit. Ito yung binasa ko kanina. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witness in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Number three, by accompanying them in the mission. Oh, sa mission na binigay ng Panginoon sa atin. Sino ba yung naniwala na hindi kayo inutusan ng Panginoon? Sabihin mo sa kasama mo, Brad, inutusan tayo ng Panginoon. Sis. Ha? Ibahagi ang salita ng Panginoon. Inutusan tayo ng Panginoon to make disciples. Mga kapatid. Oh. Walang exempted dito ha, lahat tayo. Mga kapatid, para gusto nating dumami ang ating attendee dito, then magkaroon po tayo ng courage, sipag, upang ibalita sa mga kaibigan natin, makakilala natin ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Amen? Yun ang gagawin natin eh. Hindi na kailangan ng talagang biyasa kasi marami. No, ipapalita mo, alam mo, yung experience mo, no, yung testimony natin, we must testify the goodness and the love of God na natanggap natin. Amen. Kung paano tayo binago ng Panginoon. Amen. No? Sabihin natin, mahal tayo ng Panginoon, mahal ka ng Panginoon. No? Mahal ka ng Panginoon. Diba? Yun ang ano natin mga kapatid, marami tayong mga material. Kaya Ati Cha, maganda yung material na binigay ni Ati Cha sa atin. We can use it. We have also the four spiritual laws. No? We need it to be active in our life. Kasi simple lang naman, alam nyo, even the Muslims, mga kapatid, ako, alam ni Jerry yan, ni Boyet, pinaikot kami ng maraming mga M dyan sa ano namin, sa aming club. Ngayon, alam na nila na pastor ako, marami nang lumalapit sa akin nagtatanong. Minsan, kinukordon na ako. Pero ano, basta sabihin lang na mahal tayo ng Diyos. Lahat. Walang pinipili ang Diyos. Sinabi nga dito, pinipili niya yung mga mahina. No? Tayong mga mahina, pinili niya. Amen. No? Hindi niya pinili yung mga mayaman. No? Upang gamitin niya. Hindi, yung mga mayaman ba, pwede mong mautusan. Ayan, magtataka tayo bakit mahina yung pinili ni ng God. No? Yung mga mababa. No, yung mga mabababang loob, yun ang pinili niya. Amen. Kasi sila yung susunod eh. Ba? Pag may mga matalino, mahirap yun. Number, ito yung sinabi, by accompanying them in the mission. Ang pangako niya dito, oh, sabi niya, oh. Oh, sinabi niya, and surely I am with you always to the very end of the age. Sinasabi niya ito, hindi lang doon sa mga disciples, kundi pati sa atin. Sinabi niya ito sa atin. So every time na mag-share tayo, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Espiritu ng Panginoon. The Holy Spirit is with us. Amen? Number five, by supplying their needs. Philippians 4:19. And God will supply all my needs according to His riches and glory. That is provision. No? Yung provision sa atin, kaya sabi ko ng mga kapatid sa mga taganap eh, pinagpapala pa kayo mga kapatid. Amen. Mas advantage kayo sa akin. Kasi bakit? Kayo, hindi kayo lugi. Hindi kayo napagod. Hindi kayo nagtatrabaho. Wala kayong sahod. Ako nagtatrabaho. Walang sahod. Anong na buwan? Last ko na natanggap nung nag-testimony ako dito. Mayo yun. Pero by faith, God will supply all my needs according to His riches and glory. Kaya yung laptop ni Jai Jai na hinihingi, Jai, it will come. Amen! Darating ni Jai! Same na yan!
Ganun lang yun mga kapatid. Okay, malungkot. Hindi man kayo, wala kayong trabaho. Enjoy niyo, wala kayong trabaho. Kung pamataba, tingnan mo si, pati si Mayroon, tumaba. Hindi kami nakapagod, tumabay sa ayos. Hindi kami nakapagod, tumabay. O yun, di ba? Magpapalakas pa kami lalo. Magpapalakas muna kayo. Pagdating ng panahon na kayo ay tinawag na para magtrabaho. Di ba? Ganun lang mga kapatid, no? Huwag tayo malungkot, no? By, no, number 5, by confirming his word with signs following. No? Matthew chapter 16, verse 17 to 18, sabi doon, and these signs will accompany. Ito yun. Those who believe. Ito, naniwala ba kayo kay Jesus Christ? Amen. And these signs will accompany those who believe in my name. They will drive out demons. O yan. Huwag tayong matakot sa demonyo. Alam ba? May demonyo, may sungay. Nakaharap na nun. Huwag kayong tatakbo. Kayong mga anak ng Diyos, hindi dapat takbuhin sa demonyo. Harapin nyo! Putulin nyo. Bakit? Greater is the God that is in you. He that is in the world. Minsan, manood lang tayo. Tumatayo na yung balaybo natin sa kapapanood eh. Huwag na tayo manood ng mga horror. Tinatakot lang natin yung sarili natin. Matadala tayo. Hindi naman totoo yun eh. Oo, ang totoo. Sila ang takot sa atin mga kapatid. Alam ko, we can drive out demons. Mga kapatid, yung practice ng exorcism, ito ay naikwento ko na rin sa inyo ito. Twice na nagkaroon po ako ng encounter about exorcism. Naikwento ko na tungkol sa pamangkin ko, diba? Naikwento ko na noon, nung sa previous preaching ko, testimony ko, na yung pamangkin ko na sinalihan ng masamang espiritu, tinaiming na pag nung umuwi ako, pinakita niya na ginambala niya ang pamilya namin. Yung pamangkin ko noon, talagang alakas-lakas niya. Pag ang tao pala na sinapian ng masamang espiritu, ang lakas, kahit maliit. But there is power in the name of Jesus Christ. Amen. Yung tito ko na lumapit sa kanya kasi tumakbo, inabol ng aso eh. Yung pamangkin ko, yung bahay kasi ng tatay ko, may compound yun. Ngayon, nung lumabas yung pamangkin ko, tumakbo, hindi nila alam kung saan, pero hindi, nakalabas, nakalock yung gate eh. Hinabol ng aso. Hinabol ngayon ng tito ko. Nung pagdating doon, sabi ng katawan ng pamangkin ko, ikaw kilala ko, alam ko mga kasalanan mo, sabi ng tito ko. Gusto mo, labain kita, sabi tapos lumapit ako, sabi ko, tito, huwag ka dyan, ako na. Nung lumapit ako, ganyanan ko lang, sabi ko sa pangalan ni Jesus, sabi ko wala kang karapatan na manatili sa katawan ng aking pamangkin. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Nung ginanon ko ang kamay ko sa noo niya, para sa kanila na glory to God. God is so powerful and He is so faithful na yung sinabi niya dito sa Mark chapter 16 verse 17-18, ito ay mag-manifest sa mga anak niya. Hindi lang sa akin, magagawa niyo yan. No? Magagawa niyo yan. Kasi ito yung sinabi, and these signs will accompany those who believe in my name. They will drive out demons. So, ang mga anak ng Diyos, binigyan ng karapatan that they can trample the snakes and the scorpion. Ha? Pangalawa, they will speak in new tongues. Ayun. Number one, they can drive out demons. Pangalawa, they can speak in new tongues. Yung speaking in tongues kanina. They will pick up snakes with their hands. Baka sabihin, literal to. Oh, makita mo yung mga aas, no? May ibang meaning to, hindi literal. Because God chooses the weak for the works of God. Amen. Amen? Amen. Ito tayo manalangin.
Yes, Lord, hallelujah. Panginoon, sa oras na ito, kami lumalapit, O God, sa iyong harapan at papasalamat. Lord, sa mensahe, Panginoon, na iyong binigay sa amin lahat. Panginoon, dalangin ko na siluan mo ito ng iyong banal na dugo, na hindi manakaw ng aming kalaban. Lord, maitago ito sa aming mga puso at ma-apply namin sa aming buhay, Panginoon. Natunay po, Panginoon, kami mahina. But Lord, in your weaknesses, Panginoon, in our weaknesses, you are strong, O God. It is not by our might or by power, O God, but it is by the Spirit, Lord. God, empower this church, Lord. Empower us, O God, to do your work. We know we cannot do it, O God, without you. Father, we thank you, God, na ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran, who is the God of mercy, God of love, God of compassion, who promised to us, Lord, that you will be with us, Lord, until the very end of the age. Thank you, God, in Jesus' name. Amen. Amen. So, tuloy po tayo sa ating Lord's Supper. Tama ba? Meron tayo ngayon? Sige. Ngayon ba? Okay, bago tayo lumahok sa Lord's Supper, ito pa ay sabi nga. Therefore, whoever eats this bread or drink these cups of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. So, for this reason, sabi nga dito, for this reason, many are weak and sick among you, and many asleep. For if we would judge ourselves, we would not be judged. So, mga kapatid, mag-ano tayo, no? Baka mayroon tayo mga hindi pa na-confess, no? Hayaan natin na kausapin natin ang Panginoon, mag-ask tayo ng forgiveness sa Kanya. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. So, habang dinidistribute pa po ang elemento, so tayo po ay mag-proceed na. Mga sumliner, meron na ba kayong elemento dyan? Meron kayong bread at saka wine? Meron na po ba? Thumbs up! Wala po kakanta. Na-distribute na eh. Okay, tayo itaas po natin ang bread, which is the element represents the body of Christ. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, Yes, Lord, muli kami, Panginoon, na maalala sa iyo, Panginoon, bilang katawan mo, Panginoon, na nagdusa sa krus, Panginoon. Lord, na ikaw, Panginoon, ang nagbayad ng aming mga kasalanan. Panginoon, ang simbolo, Panginoon, ng tinapay na ito ay sinisimbolo sa iyong katawan, Panginoon, na nagbigay, Panginoon, ng kaligtasan sa aming mga buhay. Lord, salamat, Panginoon, dahil nilinis mo kami. Lord, binigyan mo kami ng pag-asa. Binigyan mo kami ng kalayaan, Panginoon. At matutunan, Panginoon, kung sino ka sa aming buhay. Salamat, Panginoon. Dahil ito, Panginoon, nagbayad ng aming mga kasalanan. Hallelujah, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Taas po natin ang ating mga tinapay.
Take it. This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. Sabay-sabay po natin. In the same manner, itas po natin ang cup. He also took the cup after supper saying, sino mo? Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay na pinag-aralan sa'yo, Panginoon. Maraming salamat po dahil ikaw po, Panginoon, yung tubos po, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Ikaw po ang napako sa kus ng Kalbaryo, Panginoon. Ang iyong dugo ay umagas, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay iyong ligtas, Panginoon. Hindi man kami naging karapat dapat sa iyo, Panginoon, pero sa pagmamahal mo, Panginoon, at pag-ibig, at pag at buhay na ipinagkalam niyo sa amin ay kami po ay naligtas. Amen. Amen. This cup is the new covenant in my blood. This do as often you drink it in remembrance of me. Sabay-sabay po natin inumin. Yes, Lord, thank you so much sa pag-partake namin lahat sa Lord's Supper, Panginoon. Sa kung saan, Lord, ito ay inutos mo, Panginoon, ang gagawin namin bilang pag-alala sa ginawa mo doon sa cross ng Calvary. We declare, O God, and we are waiting for your second coming, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.